Oops. Finally, nakapag-vlog ulit. Nakapag-upload ulit. Be my first vlog in this year 2020. Yay. And this vlog is something special because matagal ko na tong plinano na i-pursue na someday makapag-apply ako sa isang company na dream ko. It's my dream job and I can't wait to share my experience with you guys. If you wanna know anything about this story, this experience, then just keep on watching. Okay, this vlog is about my first ever experience in open day recruitment in Philippine Airlines Express na ginanap sa Cebu City sa school ng Indiana Aerospace University, February 8, 2020. Gusto ko talaga tong i-pursue. Gusto ko talaga mag-apply someday sa PAL. After I finished college, dun ako nakapag-isip na gusto ko mag-apply someday. And malay natin, matanggap tayo, diba? So, wala namang mawawala sa pag-try. During December of 2019, I have already planned na pag January, babalik ako sa Davao and to apply as a customer service representative or call center agent. And then, after that, after 3 days, I think, my crew of choice, it's an FB page of Philippine Airlines. It's a page about aspiring cabin crews and the updates and the dates if they are hiring. And ayun, nilike ko yun. Matagal ko na yung nilike. Boys, na hiring sila this February 8, 2020 sa Cebu City. And then, I got excited. And then, sinabihan ko si Mama. And then, sinabihan ko na ma-hiring ang Philippine Airlines. Sabi niya, sige, pursue mo na yan. Malay mo, matanggap ka. So, ayun. Sabi ko, pero sa Cebu, sabi niya, okay lang, support kami. Support kami ng papa. So, ayun. Pero hindi ko agad, hindi ako agad nag-agree na yes, ganun. Hindi ako. Inisip ko pa siya ng ilang araw. And then, pumunta kami ng Jensen to celebrate the Christmas holidays and my birthday. And then, dun sa Sarangani Highlands. Just like my last vlog, it's about my birthday video. Dun ako nakapag-isip sa Sarangani Highlands, which is a beautiful place. Pag-uwi namin, dun ako nakapag-isip na, sige, ipupursue ko to. I have 1.5 months preparation din naman, so why not? So January, first week of January 2020, I've already booked a ticket and also a reservation para sa amin, a place to stay in. Then, with the help of my ninang, my relatives or sister, ata niya yun, na nag-handle ng mga ticket for the airlines. And then, nag-offer siya sa amin ng parang sale ata yun siya. And then, tinawagan ko si Mama and sabi niya, okay, go. Okay, nakapag-book kami. And yung ticket namin is February 6, 2020. Pinili namin yung February 6, 2020 para pagka February 7, makapag-relax pa kami, makapag-ready pa ako, and at the same time, prepare kung ano pang dapat i-prepare. I'm from Makilala North Cotabato. Hindi ko masyadong alam ang Cebu City. So, I use Google Map. Pagkatapos nun, I search the nearest place to stay in dun sa school, which is the Indiana Aerospace University.
nag-search ako doon ng mga malalapit na place na pwede tirahan for 3 days. And then, luckily, may nakita ako at ang name ng place na yun is Archer's Field Inn. Message them through a messenger and then I asked nga, can I make a reservation? Sabi niya, okay sir. So okay, ginamit ko na yun. One room lang naman dahil dalawa lang kami ni Papa. During last week of December, I checked my weight and one of the qualifications of Philippine Airlines Express is weight must be proportionate to your height. So I am 5'7". The proportionate weight for that height is 60 to 75 kilos. You can search so Google doon ko nakita ang mga proportionate. Iba ang sa female, iba din ang sa male. So yun. And my weight that time is 56 kilos. So I need to gain 4 kilos in order to be proportionate to my height. And then I eat a lot. I eat healthy foods and then I stop drinking soft drinks. And then more water and then milk and then I think breakfast, lunch, dinner, maka 3 cups ako. And for merienda, so madami din ako kinakain. Makapatong lang ako ng 60, okay na ako, masaya na ako. And then, also, I prepared for my clothes sa aking susuotin. So, I was planning to wear a tuxedo. Pero may nabasa ako sa page na you don't really need to wear a tuxedo because the day of the recruitment, ipapaalis nila, ipapatanggal nila yan. And yung long sleeve mo, i-roll up nila hanggang sa siko. So, I thought na, okay, bibili na lang ako ng long sleeve. Pero, hindi ako bumili ng brand new. Dahil, ang mahal, sobrang mahal ng brand new na long sleeve. And then, pumunta ako sa kay Ukay. And then, may nakita akong dalawang long sleeve, white yung pinili ko. May nakita akong dalawa, and then 50 each. So, binili ko na yung dalawa so that I have a choice. Paano ba talagang bagay sa akin? Pagkatama sa akin, nagpa-repair ako, which is 100 pesos, dalawa na. So, ang nagasto ko lang, 200 pesos. And the outcome is really good. Tama lang sa katawan ko. And then, also, sa slacks ko, bumili na ako ng pinakamurang slacks sa department store. And black socks. I have already my black socks. And then, bumili din ako ng shoes. Pero hindi din brand new. Bumili ako sa Ukay. Okay naman siya, wala siyang sira, mukha siyang bago. And then, nabili namin ni Mama, yun, 300 or 250 doon. And then, tamang-tama siya sa paa ko. And then, okay siya. Okay siya tignan. Malinis naman tignan. So, binili na namin yun. At kung na lahat, yung clothes ko kasi dapat you look presentable talaga. You look clean and you look sharp. So, kailangan hindi masyadong maluwang. Yung long sleeve, hindi masyadong malaki yung pants. And then, tama lang. So, ayun. Sinupat ko siya na tama lang talaga sa katawan ko. Actually, and then necktie, guys. I chose like a dark blue necktie. Ayun. I prepared also. So, the most important thing is communication. The way you speak, the way you smile, the way you talk, your facial expression. I practice a lot sa mirror. Yan, the mirror. I practice a lot and then I research a lot of questions. Possible questions na pwedeng itanong sa akin. And then, I wrote also an answer. Pagtanong sa'yo, you're aware. And then you will know, you have the idea na ito yung answer mo. Okay, ganun. So, ayun, the way my posture, the way I smile, the way I talk, the way I move my hands, everything, guys. Teka lang, ang lungkot ng kanta. Ano pa? Yung dadalhin. So, I prepared resume, a new resume, updated resume, 2x2 pictures, and then, dinala ko ng dinaking POR or transcript of records sa school. Dinala ko din yun. And then, photocopy. One photocopy each. Yun. And then, fast forward na, last week of January, kinakabahan ako guys kasi
I don't know, ang dami ko nang iniisip. Iniisip ko na baka hindi ko magawa ng tama, baka basta ang dami-dami kong iniisip. But instead of overthinking, nagpray lang ako na kung anong mangyari, matanggap man o hindi, tatanggapin ko dahil ginusto ko to. Matagal ko na itong gustong gawin and it's my dream din. So, I need to accept whatever the outcome is. Just like sa sinabi ni Sir Leonidas or Leonidas, siya yung isa sa mga panel tuwing may recruitment ng Philippine Airlines. Sabi niya, take risk or lose the chance. So, inisip ko yon, and then I need to be, you know, strong. I need to be positive always, positive mindset always. At then, during boarding, nakamask ako guys, and then with all the handkerchief sa loob. Kasi nga, dun sa virus na yon. So, prevention is better than cure na din. Umabot na kami sa Cebu, then sumakay kami ng taxi, and then, ang funny thing is, hindi alam ni Kuya saan yung inn, saan yung pinareserve namin. And then, thankfully, may pang-data pa ako nun. And ginamit ko yung data para gamitin yung Google Map. And then, yun, ginamit ni Kuya yung cellphone ko. And then, okay na. Yung pumunta kami dun. Okay naman yung place, guys. Malinis, comfortable. Okay lang, tama lang talaga siya for yung panandalian lang dun talaga. February 7, pumunta kami ni Papa sa SM Seaside and SM City North. Ayun ko, tama ba yun? SM City Cebu. Ganun namin mag-unwind and ma-relax din kasi sobrang kabado na talaga, guys. Because it's my first time and wala akong kasama. So, ayun lang. And then February 8, the day before the recruitment day, linano na namin ni Papa na kailangan maaga tayong pumunta doon. Mga 6 a.m. dapat nandun na tayo sa school. And then 3 a.m. Nagising ako 3 a.m. na prepare. And then natapos ako mga 5. Ay hindi, natapos ako mga 4:50, ganun. And then we were planning na lumabas na sa room para magkain kasi may malapit na karinderya dun sa school. And then ang lakas ng ulan, guys. Sobrang lakas talaga, yung bumabaha talaga yung kalsada nila dun. And then hindi ako makaalis kasi baka madumihan yung damit ko. And you need to look presentable talaga. You need to look fresh na mag-a-apply doon. And then, so sabi ni Papa, hintayin lang muna natin. Baka mag-stop lang daw siya after how many minutes. Pagkatapos noon, hindi talaga. Ang tagal niya nag-stop, guys. And it's already 5:50 na. And then, ayun. Anong, iniisip ko na bahala, baka ang dami na nila doon. Ang taas na ng linya kasi nanonood din ako ng ibang vlogs nila nung naka-experience na ng open day. And then, sobrang lala ng linya, guys. So, I need to be there early so that matatapos din ako ng early. Pagkatapos nun, parang nanguminto yung ulan, mga 6:10 or 6:15. And then, ayun, bumaba na agad kami. And then, kumuha kami ng tricycle. And then, struggle ulit kasi walang magpasakay sa amin doon, pupunta sa school. Ewan ko, bakit ganun? Malapit lang naman, pero hindi ko mag-gets yung tricycle driver doon. So, yun, hintay na naman kami mga 10 minutes. And then, ayun, nakaabot ako doon, mga 6:30. Pagkatapos nun, akala ko, mataas na ang linya. Pero, thank God, pagpasok ko sa room, ang dami pang chairs na available. And then ayun, umupo ako sa fourth row. May naging kaibigan ako doon. Her name is Rhea or Rian. Ayun, nakalimutan ko. She worked as a ground attendant sa Philippine Airlines sa Cebu City. So ayun, she's from Cebu lang din. Tapos, sabi ko, wow, may advantage siya kasi may background na siya ng company. And then sabi niya, ayun, nag-exchange questions na kami. And then, hanggang sa nawala yung kaba ko kasi, to kwento muna, kasi 9 a.m. pa mag-start. Pagkatapos nun, kumain muna ako sa baba kasi tamang-tama din, canteen yung baba ng building. So,
kumain muna ako. Pagpasok ko ulit sa room, ayun na, doon na dumami. Then, yun yung araw na yun na masyado akong insecure na talaga sa sarili ko. Kasi, ang daming magaganda, ang daming ang gagwapo, ang daming matatangkat. Pumunta din sila na masyadong prepared. Ayun, kasi gusto nila yung job. Kami naman lahat doon, gusto makuha yung position as a cabin crew. And ayun, they give their best talaga. Inalis ko yun right away kasi madidistract ako. Inalis ko yung ganyang mindset. So, nag-focus ako sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko na, do your best, Jet Boy. Gawin mo lang anong dapat gawin. Ayun na, nag-start na ng registration. And kinuha yung name, yung address, and then yung cellphone number namin. And then after that, after the registration, nag-announce na sila na, to all aspirants na may tuxedo, please remove and then roll up your sleeves. Kasi, i-check nila yung siko, yung kamay mo dito, yung forearm, yung hands, and then kung may mga scars ba and all. The moment na pumasok si Sir Leonidas or Leonidas, yung kaluluwa ko guys, parang lumipad. Parang... Ayun, by 12 na pinapupunta dun sa likod to face the panel of judges. And then, pang-apat kami na grupo. And then, nung tinawag na kami, ayun, sabi ko, ito na yun. Do your best, Japoy, ito na yun. Gawin mo ang dapat gawin. Show them what you've got, ganun. So, ayun, pagpasok ko, second to the last, sinabi agad ng panel na, okay, good morning. Please state your name, your school, your course, and one word that would like to describe yourself. Ako na. Guys, tumigas. Parang tumigas yung katawan ko, guys. Parang naging stiff ako. And then, I was really nervous kasi the moment na nag-step forward ako, the way they stare at you, please, kung mag-apply kayo soon, please relax lang. And ako, pag step forward ko, oh my God, parang ako, nagulat talaga ako guys kasi ewan ko, parang may iba yung powers nila. Syempre first time ko pa din, so ayan na. And sinabi ko, may plano ako sabihin na mabuhay kasi may plano akong sabihin yun kasi yun yung tatak nila. Sa sobrang kaba ko, ang nasabi ko, magandang umaga. Magandang umaga. My name is Jeffrey James Lao-ay. I graduate of Kidapawan Doctors College Incorporated with a bachelor's degree in radiologic technology all the way from Makilala North Cotabato. And one word that I would like to describe myself is resilient. After kami lahat na nagsalita, nag-face left kami, and then smile, face right, and then smile, and then nagsabi yung panel of judges na, okay, show us your best Philippine Airlines smile. So, ganun, smile talaga. Ganun talaga, guys. And then, parang sasali ka ng pageant, ganun, be confident, guys. And then, so, there's a 4 panel of judges, and then by 3 kami pupunta doon, and then, chinek yung siko, yung forearm, yung hands, ganun. Ganyan. And then, yung face. Oh my God, yung face. Ewan ko kung ano nakita ni Ate Girl sa akin, pero siya na bahala dun. So, yun, chinek yung physical appearance namin. And then, bumalik na kami sa position namin. Tapos, pag-afternoon, pinatalikod kami lahat. And then, 1 minute deliberation nata yun. And dun sa 1 minute, dun na sila nag-decide agad kung sino ang magpo-proceed sa next step. Tapos nun, face front pa kami. And then, tinawag yung name namin. Jeffrey James Lao-ay. Gamdan yun. Yun palang tinawag, guys. Yun yung hindi natanggap. Char! Yun yung hindi natanggap. And then, yun yung... Ang natanggap is, bibigyan sila ng parang blue sling ID. And then, yun yung palatandaan na ikaw ay tanggap sa next step. So, parang 2 or 3 ata yung nakuha sa amin. And then, ayun, after that, sinabi nila na, thank you for your time. Thank you for applying Philippine Airlines. And we hope to see you again after 6 months. After noon, hindi ako naka-feel ng sad or
any kind of negative thought dahil sobrang satisfied ako sa ginawa ko. Satisfied ako kung ano yung pinakita ko sa kanila. And then, ayun, happy ako dahil na-pursue ko talaga yun. Happy ako dahil nagawa ko yun ang tama. And after nun, nasip pa agad ko agad na mag-apply ako ulit. Bahala na, I need to prepare pa, I need to improve pa. May kailangan talaga, dapat i-improve. Ayan. And then, after nun, nagbabay na ako sa friends ko. Ayan. Ayun, bumaba ako. Then, akala ko, kami lang dun sa third floor. Kasi sa third floor yun. Then, pagbaba ko sa second floor, sa first floor, ayun, sobrang dami na, guys. Sobrang dami na naghihintay. And may nakita nga akong isang kuya, 11 a.m. na siya dumating. So, ayun, lumaban. Laban lang. And then, after nun, sabi ko kay Papa na, wala. Sabi ko naman, sabi na, okay lang yan. And then, nag-book kami agad ng ticket pa-uwi. And then, luckily, may ticket din sa AirAsia. I realized about that experience is, hindi sila nagbe-base talaga sa physical appearance mo. It doesn't mean na, ang dami ko talaga nakita doon na magaganda, guys, at ang gwagwapo. And it doesn't mean na, ang gwapo mo na, ang ganda mo na. It doesn't mean na, diretso ka na matatanggap. Hindi. Yung hinahanap talaga nila, guys, is yung commanding aura or yung attitude mo or personality mo na hindi kanila makakalimutan. Like, the moment you step in sa kanilang harapan, doon kanila ma-remember and may makita silang star factor sa'yo, tatanggapin kanila. Hindi naman natin kasalanan na bakit masyado silang picky when it comes to the cabin crew kasi hindi madaling trabaho ang pagiging cabin crew, guys. They need to choose the best of the best aspiring cabin crews. They need to choose the one who can deal with any problem, who can make the job right. Yung the one who can really represent the airline. Because Philippine Airlines is a national flag carrier of the Philippines and they need to look a cabin crew that has a wow factor. And apply lang tayo na apply, guys, sa lahat ng mga hindi natanggap. Apply lang tayo na apply. Huwag tayo magwala ng pag-asa. Maybe this is not yet our time. I believe someday talaga bibigyan tayo ng oras ni Lord na maging part of the cabin crew and ma-achieve yung dreams natin. The best qualification of a cabin crew is a positive attitude. So guys, let's be happy na. And then, let's be thankful kasi naka-experience tayo ng ganun. And I just want to thank my family, my parents, mama and papa for supporting me this journey, this experience, and kahit hindi ako pinalad, you still supported me all the way. So thank you so much, Mama and Papa. So guys, that's it. That's my experience, and I hope na nag-enjoy kayo sa pag-share ko. If hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. Hey guys, that's it. That's my story, and see you on my next vlog. Bye!